Ay! Ah! Akala ko Lazaro Trinidor muna kami. Pasensya ka na. Kung gagamitin mo pala ang aming abilidad, sana sinabi mo agad. Huwi ka ng matandang huklubang mambabarang. Mga kabagis, umpisaan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa pakinang subscribe button. Salamat. Wala kayong ibang gagawin, ama at ina. Tatayo lang kayo dyan habang ginagamit ko ang inyong mga anino. Huwag kayong mag-alala. Madali lang to. Sagot naman ni Lazaro. Habang nag-uusap nun si Lazaro mula sa kinatatayuan ni Popoy, nakikita niya ang anino'y maitim na usok na nakakonekta sa dalawang huklubang mambabarang at mangkukulam papunta kay Lazaro. Mukha atang nahihibang na kayo. Gagamitin niyo ang abilidad na ginamit niyo nung panahon ng ikalawang digmaan laban sa amin. Baka nabibigla ka, Lazaro. Alam namin ang kahinaan niyo. Wika ni Ermitanyong Carling. Kung ganon, wala nang dapat pang pag-usapan. Bakit di pa natin subukan? Kung talagang may ibubuga kayong tatlo laban sa aking grupo. Tugon ni Lazaro. Kasunod noon ang pagtitig sa kanila ng matatalim ng mga nilalang sa halili ni Lazaro. At umalulong na si Lazaro. Sugod! Sugod! Patayin ang mga tampalasan! Sigaw nito. Kasabay ng paglilitawan ng mga ilalang mula sa dilim na nasinagan ng maliwanag na buwan. Kaya naman, Aglibol! Sambit na ngalan ni Ermitanyong Anghela, kasabay ng paglitaw ng isang maputing nilalang na may malalapad na pakpak na may ihahalin tulad sa kalapate. Paglitaw nito sa tabi ni Ermitanyong Anghela, lumapit sa kanya si Ermitanyong Carling habang nagwiwi ka na nga. Ah, di ko akalain kapatid na may gabay ka palang isang anghel. Huwi ka nito. Ako rin nga kapatid eh. Ramdam ko sa iyong katauhan ang presensya ng dalawang mandirigma ng sinaunang mitolohiya na si Adlawan at si Apo Lakay. Sagot naman ni Ermitanyong Anghela. Popoy! Halika na rito! Bilisan mo! Huwag kang lalayo sa amin! Matibay nga ang depensa mo! Pero marupok ang opensa mo! Sigaw naman nito kay Popoy na dali-dali ding lumapit sa kanila. Nang magdikit-dikit silang tatlo. Naglikha ito ng isang malakas na puwersa na siyang bumuwag sa puwersa ng mga papasugod na sa kanilang mga kalaban. Nangilag ang mga ito sa kanila upang maiwasan lamang ang pagkasunog sa taglay na abilidad ni Ermitanyong Carling. Ngunit di sapat ang ganoong kaganapan sapagkat di nila mapapatay ang mga kalaban kung mananatili lamang sila sa kanilang pwesto. Kaya't nagwika si Ermitanyong Anghel na nga, "Kapatid ko, Popoy, humanda kayo! Sa pagkakataong ito, pisikal na lakas ang gagamitin sa pagharap sa mga ito. Di lalapit ang mga yan sa atin hanggat nararamdaman nila ang pinapakawalan nating presensya." "Oo, tama ka kapatid ko. Siya nga pala, Popoy. Heto, tanggapin mo ang kapalit ng nasira mong sandata. Magagamit mo yan upang pumatay ng matataas na uri ng nilalang na makakalaban mo." Sagot ni Ermitanyong Carling sabay abot kay Popoy ng isa pang punyal na gawa sa kahoy ng sinukuan. "Ginawa ko talaga yan para sa iyo, Popoy. Dahil alam kong darating ang araw na mababasag ang punyal na ibinigay ko sa iyo." Dagdag pa nito. Salamat ho, Lo. Sa pagtanggap niya ng punyal, alam niyang nababalot ito ng mga orasyon mula kay Ermitanyong Carling. Ah.
Kasabay noon ang paglabas ng anino ni Aniniwan mula sa kanyang katawan na may naninilaw na mga mata. Popoy, ang tunay na anino ko na ngayon ang ating makakasangga sa laban. Lahat ng kayang gawin dati ng aninong gabunan ay kaya niya rin gawin. Maliban lamang sa pagkain ng mga anino ng ating mga kalaban. Sambit ni Aniniwan kay Popoy paglabas ng kanyang anino. Sa paglabas ng anino ni Aniniwan, kaagad itong sumugod sa mga nilalang na naging hudyat ng pagsisipagsugod din ng mga ito sa kanila. Kasunod noon ang pagsugod din ni Popoy upang maging kasama ng anino ni Aniniwan sa laban. Si Ermitanyong Anghel naman ay umabanti na rin ng pagsugod habang pinapaikot ang kanyang baston. At si Ermitanyong Karling naman ay naglaho sa kanyang kinatatayuan. Paglitaw ng matanda sa harapan ni Lazaro, agad niya yung hinataw ng kanyang mga kampilan na buong lakas na sinangga ni Lazaro gamit ang kanyang matatalas na kuko na naglikha ng malakas na puwersa upang lumikha iyon ng bahagyang distansya sa kanilang dalawa. At dahil doon, nagkaroon ng pagkakataon si Lazaro upang atakihin si Ermitanyong Karling. Para paulanan ng mga kalmot na sinangga naman ni Ermitanyong Karling gamit ang mga kampilan. Habang nangyayari ang labanan sa pagitan ni Lazaro at Ermitanyong Karling, kasabay naman noon ang pagbabanggaan ng panig ni Popoy at Ermitanyong Anghel kontra sa mga nilalang nakaangkan ng aninong gabunan na nasa panig na ni Lazaro. Pagwasiwas ng lubog ng kamatayan ni Popoy, nawawalan ng ulirat ang mga natatamaan nitong nilalang. At sa bawat masaksak niya ng punyal ng sinukuan ay naglalaho na lamang sa lugar na parang isang usok na tinatangay ng hangin. At dahil na sa kabilang si Aniniwan sa maharlikang engkanto ng mga anino, walang makabasag sa kalasag ng presensyang ibinibigay niya kay Popoy habang ang anino ni Aniniwan ay nakikipagbakbakan sa mga kapwa nitong engkantong anino. Gumagamit din ito ng katawan ng isa sa kanyang mga nakakalaban para kanyang saniban at gamitin sa pakikipaglaban. Kay Ermitanyong Anghel naman, halos magsitalsikan ang mga nilalang kasabay ng paglalaho ng mga iyon kapag tinatamaan ng kanyang baston. Kapag pinapaikot-ikot niya ito, naglilikha yun ng malawak na enerhiyang kapag tumama sa kanyang mga kalaban ay halos mawasak ang katawan. At sa tulong ng gabay nitong aglibol, walang kahirap-hirap nilang pinapatumba ang kanilang mga kalaban. Nagkamali kayo ng panis na inaniban! Mga nigritong engkanto! Sigaw ni Ermitanyong Anghel habang nakikipaglaban. Nang makalipas ang ilang minuto, napapansin nila ang bahagyang pagtigil ng mga nilalang sa pag-atake. Nakatitig lang ang mga ito sa kanila na may nanlilisik na mga mata. Dahil sa pangyayari, nagawang sulyapan ni Popoy si Ermitanyong Karling at si Lazaro sa kabilang dako ng lugar. Naglalaban pa rin ang mga yun sa pisikalang aspeto. Ngunit napapansin niya na sa tuwing napipinsala ni Ermitanyong Karling si Lazaro, kaagaran yung naghihilom na parang walang nangyari. At doon ay may napansin siyang isang bagay na sa tingin niya ay ang kahinaan ni Lazaro. Nakita niya ang dalawang matandang huklubang mambabarang at mangkukulam na nakatayo lamang sa iisang lugar habang tila may isang maiitim na usok na nakakonekta sa kanila at kay Lazaro. Popoy,
tangan ni Lazaro ang abilidad ng dalawang hukluban. Hanggat buhay ang dalawang hukluban na yan, mananatili ding buhay si Lazaro at di ito mapapaslang ni Ermitanyong Carling. Dahil ginagawang immortal ang dalawang hukluban ang katawan ni Lazaro sa pamamagitan ng pinagsama nilang abilidad sa katawan ng hari ng mga sinaunang gabunan. Wika sa isip ni Popoy ni Aniniwan. Kailangan nating maubos agad ang ating mga kalaban bago pa marating ni Ermitanyong Carling ang kanyang sukdulan. Tayo ang papaslang sa dalawang hukluban para mapatay ni Ermitanyong Carling ang sinaunang gabunang si Lazaro. Dagdag pa nito. Nang marinig ni Popoy ang sinabi ni Aniniwan, agad nga niyang napansin ang mga tila maliliit na insektong baluti ni Lazaro. Nababalot din ito ng maiitim na aura na halos tapatan ang mga presensyang ipinapamalas ni Ermitanyong Carling. Tandaan mo, Carlito! Nasa mundo ka na ng mga engkanto kung saan mahina ang gabay mong diwata! Sigaw pa ni Lazaro habang nakikipaglaban. Ha! Ganun ba? Tignan na lang natin mamaya kung sino ang mahina! Tugon naman ni Ermitanyong Carling habang nagpapalitan ng atake ang dalawa. Napapansin nun ni Popoy na nagkakaroon ng pinsala ang dalawang hukluban kapag nagagawang masugatan ang sinaunang gabunan. Alam ni Popoy na alam din ito ni Ermitanyong Carling, subalit din ito magawang lapitan ang dalawang hukluban sapagkat humarang sa kanya si Lazaro. Ngunit habang pinagmamasdan ni Popoy sina Ermitanyong Carling, nawala sa isip niya ang kanyang mga kalaban. Popoy, sa harap mo! Sambit ni Aniniwan at paglingon ni Popoy sa kanyang harapan, nakita niya ang isang nilalang na papaatake na sa kanya. Habang nakaamba ang sandata nitong gawa sa maitim at matulis na kahoy. Kasabay noon ang isa pang nilalang na nakaamba din sa kanya ang matutulis nitong tuko. Sa ibaba naman, isang gumagapang na nilalang ang kakagatin na siya sa kanyang mga binti. Subalit sa taglay niyang bilis, nagawa niyang humugot ng 3 punyal at mabilis niyang naibato sa mga nilalang kasabay ng kanyang mabilis na pag-atras upang iwasan ang atake ng mga nilalang. Nang tumarak ang mga punyal sa mga nilalang, kaagarang naglaho ang mga ito sa lugar. Samantala, ang anino ni Aniniwan ay walang humpay sa pagkitil ng mga kauri nito gamit ang katawan mismo ng isang nilalang na kauri din ni Aniniwan. Nang mapalingon si Popoy kay Ermitanyong Anghel dahil sa mga nilalang na nagsisitalsikan. Kaya naman gamit ang lubid ni kamatayan, pinaghataw niya ang mga nilalang na nagsisiti lapon sa ere. Subalit muling napalingon si Popoy sa Ermitanyong kapatid ng kanyang lolo Carling nang mapansin niya ang isang nagliliwanag na nilalang na may malapad na mapuputing pakpak na tila sumasabay sa bawat galaw ni Ermitanyong Carling. Nang medyo kukunti na lang ang natitira sa mga nilalang sa paligid, lumapit si Popoy kay Ermitanyong Anghel kasama ang anino ni Aniniwan. Subalit nang papalapit pa lang siya dito, nadadama na niya ang malakas nitong presensya. At nang makalapit siya sa Ermitanyo, bigla itong nagsalita ng Popoy! Wika nito habang sumisenyas. Sige, lulungin! Sagot naman ni Popoy sa ibig sabihin ng Ermitanyo. Pagtangon ni Popoy, pinasanid niya sa kanya ang anino ni Aniniwan at pagkatapos, sabay na iwanasiwas ni Popoy at ni Ermitanyong Anghel ang baston ni Noah at ang lubid ni Kamatayan.
Matapos nila yung gawin, tila ba may malakas na enerhiyang banal ang kumalat sa paligid na siyang nagpahinto sa mga nilalang na umaatake sa kanila. Kasunod ng paglalaho ng mga ito, kasabay ng malakas na ihip ng hangin. Popoy, tulungan mo muna ang iyong lolo Carling. Lalagyan ko lang ng selyo ang lagusan patungo sa mundong ito para wala nang ibang makapasok at makalabas na mga nilalang dito. Kanina kasi, habang nakikipaglaban tayo, may napapansin akong ibang nilalang na nakidulog sa digmaang ito. Ngunit nagsitakas din. Sige na iyo, puntahan mo na ang lolo Carling mo. Mamaya, pag uwi natin, may kwento ako sa inyo. Uwi ka nito bago umalis para tunguhin ang lagusan ng mundo ni Aniniwana. Pagkaalis ni Ermitanyong Anghel, nilingon ni Popoy si Ermitanyong Carlinga na noon nakikipagdigmaan pa rin kay Lazaro. At pagtingin niya doon, ganun na lang ang panlalaki ng kanyang mata nang makita niya ang dalawang nilalang na nasa halili ni Ermitanyong Carling. Isang nilalang na may nag-aapoy na kaanyuan na may kahalintulad sa simbolo ng araw sa dibdib ni Ermitanyong Carling. At ang isa ay mandirigmang puno ng tato sa katawan, matipuno at may tangang mga kampilan na may mga buhay na salitang Latino. Habang si Lazaro ay nagpapamalas din ng kakaibang maitim na kapangyarihan sa pamamagitan ng napakaitim na usok na kumakalat sa paligid na halos sakupin na ang kalahating parte ng lugar. Nagkaroon na rin ito ng tatlong pares ng malalapad na mga pakpak at may mahahaba na rin itong mga sungay. May hawak na rin itong sandata na mayroong buhay na mata at mukha ng demonyo sa puluhan. At kapag nagtatama ang sandata ng dalawa, halos maglikha iyon ng malakas na hangin at konting pagyanig sa lugar. Ngunit napansin rin ni Popoy ang dalawang matanda na walang kibo sa kinatatayuan ng mga ito. Habang gumagalaw ang mga daliri nitong tila ba, nag-uurasyon ng tahimik. Sa ilang segundo niyang pagtingin sa mga ito, inabisuan siya ni Aniniwan na gawin na nila ang kanilang planong pagpaslang sa dalawang hukluban. Kaya't sa pagbuelo ni Popoy gamit ang abilidad ng mutya ng kugon at ng birtud ng pusang itim. Kasabay ng paggamit niya pa ng anino sa paligid, agara ng kanyang naging paglitaw sa kalapit na dalawang hukluban, subalit nang maramdaman siya ng mga ito, biglang inatake si Popoy ng napakaraming tanggaw na nakakasulasok ang amoy. Kaya't mabilis din siyang napaatras sa tagarang iminasiwas ang lubid ni kamatayan na siyang naging dahilan upang malagas ang iba sa mga insekto. At ang bawat makadikit naman sa kanyang katawan ay kusang namamatay na lang dahil sa kanyang puder at bakod na orasyon sa kanyang katawan. Nang maubos na niya ang mga insekto, umabante na siyang muli upang sugurin ang dalawang hukluban. Ngunit biglang nagmulat ang matandang mambabarang habang nagwiwika kay Popoy ng, "Noy, huwag mo nang ituloy ang iyong pakay! Mamamatay ka lang!" Wika nito habang nakatingin sa kawalan. "Huwag mo akong takutin, demonyo. Tignan na lang natin kung sinong mamamatay." Sagot ni Popoy. Kasabay ng kanyang pagbunot ng bagong punyal na sinukuan na ibinigay sa kanya ni Ermitanyong Carling. Ngunit nang isasaksak na niya ang bagay na yon sa mambabarang, may isang nilalang na lumitaw mula sa likod ng huklubang mangkukulam na kaagarang nahawakan ang kanyang braso upang pigilan ang pagtarak ng punyal sa matandang mambabarang. "Sabi ko naman na sa'yo, Noe, huwag mo nang ituloy."
gulong na wika ng mambabarang kasabay ng muli nitong pagpikit habang tumatawa ng bahagya. Ngunit di na yun napagtuunan ng pansin ni Popoy nang tadyakan siya ng nilalang na lumabas mula sa likod ng mangkukulam. Tumilapon si Popoy noon at nagpagulong-gulong sa lupa. Aniliwan, ano ang nilalang na yan? Mabilis niyang tanong sa kanyang gabay. Di ko rin alam, Popoy. Pero base sa kanyang itsura, tanging masasabi ko lang, siguro ay isa yung demonyo. Ang demonyo kung saan inaalay ng mangkukulam ang lahat ng kaluluwa na kanyang nabibiktima. Alright, mga kabagis yun! Popoy 22, ang lupet! Woo! So, abangan natin yung susunod dito. Bale, sa talimbahin tayo mag-shoutout, mga kabagis ko. Ay, yung dakila pala, mga kabagis, baka yun na yung sunod natin. Maaring bukas, ganon. So, salamat sa suportang tunay.